mga veebies! Andito tayo ngayon for another vlog. At it's been a week simula nung nanganak ako. And gusto ko lang i-share sa inyo yung journey ng aking birth story. So ayun nga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel, Majesty vee. And please like and share my YouTube channel. Thank you so much. So let me start, guys. Noong last week, nag-start na mag-insert ng prime rose sa akin since 38 weeks na ako. So 1 week, halos 1 week na nag-insert sila para ma-open yung cervix ko at para bumaba o sumiksik yung ulo ni baby sa puwerta ko sa cervix. Kasi it's been like 20 years kasi bago ako nagbuntis, so medyo makapal yung cervix ko. So yun yung parang pinaka paraan para mag-open yung cervix. Unfortunately, merong isang kasabayan ko doon na nanganak na siya, at sabi sa akin ng midwife is cordcoil yung baby niya. Pero na normal niya kasi nag-labor yung babae. So na normal delivery nila. So ako, nag-worry ako kasi nga mag-39 weeks na ako, ongoing na sa 40. So ang ginawa ko, nagpa-ultrasound ako nung 23. Morning, nagpa-check up ako. So last na insert nila sa akin ng prime rose, and then diretso ako agad sa ultrasound para malaman yung situation ni baby sa loob, kasi nga hindi pa daw siya nasiksik. So ano yung reason kung bakit hindi siya sumisiksik sa cervix ko. So ang ginawa ko, nagpa-ultrasound ako, and then afternoon uwi na ako ng bahay. Ang sabi sa ultrasound, yun nga, cordcoil din siya si baby. So meron nakapulupot sa kanyang leeg na dalawa. Tapos ang sabi, normal naman daw yun. Tapos yung heartbeat niya, sabi nung nag-ultrasound, is normal. So hindi ako nag-worry kasi sabi nga normal naman daw. Umuwi ako ng bahay, pinicturean ko around 12 o'clock ng March 23, pinicturean ko yung ultrasound result, sinend ko sa midwife, at ang sabi niya, emergency CS. Sobrang hindi ko alam yung iisipin ko that time. So, yun, sabi emergency CS daw kasi nga nag-drop yung heartbeat ni baby from 100, dapat 120 to 150 dapat yung heartbeat. At nakita sa ultrasound ko, ayan, may kita nyo dyan, post ko dyan yung picture. May kita nyo dyan, 116 lang. So, sabi, nag-drop daw yung heartbeat ni baby. So, kailangan i-emergency CS. So, ako, napigla ako kasi sabi sa ultrasound, normal lang daw. Tapos, nung sabi ng midwife, hindi na daw normal yung heartbeat. So, agad-agad, nag-decide kami, kahit walang pera, ayun, tinawagan ko lahat ng family ko para lang magkaroon ng pera. Thank you so much sa mga tumulong, sa mga nagbigay. Thank you so much. Tapos yun, agad-agad, kumain pa ako eh that time, pero konti na lang. Tapos nabihan ako na duwag na daw ako minum ng water. Sabi, okay yung katawan ko, pero yung baby, hindi. So, kailangan namin i-save yung baby sa tiyan ko. So, that time, nag-decide na kami, pinauwi ko na yung asawa ko, lahat tinawagan ko na, yung papa ko, mamita ko, mga kapatid ko na nandyan. And then, yun, that day mismo, punta na kami sa may St. Matthew's, sa may Rizal. Medyo malayo, pero yun yung backup hospital ng lying-in na pinag-check-upan ko. So, yun. Punta kami around, mag-3 na ata yun, 3 p.m. So, parang na-admit kami doon around 4:30. Ganyan, kasi na-subtest pa ako at yung husband ko na-subtest doon. So, nakapasok ako doon sa may OR mga siguro
ano na, 5 PM na. Mga 5 PM na ata. Kasi nag-start, nag-start na akong operahan. Yun nga, mga 5-10 ganyan. Ewan ko. Basta mga around 5 na ako pinasok dun sa OR. And then, ayun na nga, isi-share ko sa inyo kung anong nangyari sa OR. Since it's my second time na mag-operahan. Actually, first time ko ma-CS. Pero hindi ko siya first time na ma-operahan. Kasi nagkaroon ako ng appendicitis before 2009. Nagkaroon ako ng operation. So, yung operation ko is hindi siya yung usual na sa may gilid. Ako kasi sa may, sa may line. So, parang ang daming nagsasabi na CS ba ako? Sabi ko hindi. First time ko ma-CS today, sabi ko. So, yun. Kung pwedeng dun na lang din nila hiwain. So, dun nga talaga hiwain ng doktor yun. Tapos, di, nasa OR na ako. Inject na ako ng anesthesia. So, ang ina-expect ko is same ng sakit nung naperahan ako sa appendicitis. Kasi syempre sa likod yun, di ba? Sa likod. Spinal ata yun. Tapang manhi din kasi. Before kasi, yung anesthesia na yun is half body ko lang. Yung effect niya. Half body. And then, hindi nila ako pinatulog noon sa appendicitis ko. So, kitang-kita ko yung may nakaharang, ganyan. Pero yung kata-half body ko, manhid, ganun. So, ina-expect ko ganun. Tapos, naiyak pa ako nung in-inject na sa akin anesthesia na yun. At nagtaka ako, kasi nung nasa OR na ako nung March 23, nung in-inject sa akin yung anesthesia, is hindi siya ganun kasakit. Parang karayom lang na, basta konting sakit lang. So, nagtaka ako, bakit ganun yung effect ng anesthesia. Yun pala, ang effect ng anesthesia sa akin is hanggang dito. Umakit sa ulo ko yung manhid. Nagmanhid, ang bilis ng effect. Hindi pa ata ako nahihiwaan that time. Paakit na sa ulo ko yung anesthesia. Tapos, sabi ng doktor sa akin, assistant doctor doon na mag-response ako every time na magtatanong siya. Hindi ako naman sa response naman ako, galaw ko yung kamay ko, ganyan. Pero, paumpisa pa lang ng operation, hindi na ako makain na. Super duper yung hinga ko na parang sabi ko, hindi ko na kaya humina. Ganon. Isa-isa lang. As in, isa-isa lang. Kasi hindi na ako makalunok. Pinapakiramdaman ko yung dito ko. As in, wala na. Painit na ng painit hanggang sa ulo ko. Bawal ako ma-unconscious. So, hindi ako natulog. Kasi sabi, kailangan malabas muna yung baby bago matulog. Kaso nilalabanan ko talaga. So, ayun. Inilagay na nila ako ng airways. Inilagay sila ng airways para sa oxygen. At, doon ka nga, nag-vlog ako. Wait lang. Tapos, ayun na nga, itutuloy ko na. Naglagay sila ng oxygen sa akin. Actually, dalawa kasi sa ilong. Naglagay sila sa ilong, tapos naglagay pa sila sa may bunganga ko. Yung sa airways, yung kinakagat. Ganyan. Nilagyan nila. Tapos sinasabayan ko, sobrang hirap sabayan ng hangin. Sabi nung doktor sa akin, huwag ko daw labanan. Paano nga? Anong gagawin ko, diba? So, yun. Ginawa ko na lang, ayokong, sobrang pinipikit ko, napipikit na yung mata ko, pero nilalaban ko. Tapos sabi, tignan ko yung baby. Kasi lumabas niya eh, 5:39 PM, baby's out na, declared na baby's out. So, ayun na, itatahin na ako. Parang nagmadali na nga sila, actually. Nagmadali na sila. Kasi nga, yung hininga ko, konting-konti na lang, as in, konting-konti. Tapos, manhid na, pati kamay, wala na akong magala, wala na akong ma-response, wala na akong mapagsalita. Unti-unti, inaano ko yung hangin, and then, nilapit nila yung baby sa mukha ko, pinahawak nila ganyan. Pero hindi ko maalinag yung baby kasi nga blurred na yun nakikita ko. Hindi na ako makapag-focus dahil inuuna ko yung hininga ko. So yun yung story ko sa loob ng OR. Which is sobrang hirap. Akala ko madali lang yung CVS. Nag-expect ako na parang, okay, tutulungan lang ako, isang sakit lang.
And then, bibiyakin ako. Parang yung operation ko sa appendicitis. Which is, hindi naman pala. Mas malala pala. Yun, tinanong ko yung kuya ko at sabi, baka nga daw general anesthesia yung natuwag sa akin. Pero, awa ng Diyos, naging okay naman lahat. So, after 2 hours of recovery, nag-antay ako sa OR. And then, nilipat nila ako sa room ko. After 24 hours, ko pa pwedeng makita si baby. So, ang ginawa ko, pahinga lang. Pahinga lang. Kahit sobrang excited ako makita siya. Kasi nga, hindi ko pa siya nakita ng personal. As in personal, na clear yung eyes ko. Kasi that time talaga, pinapa-ano nila sa akin, hindi ko talaga siya makita ng clear na clear. Kaya 24 hours ako nag-antay para makita yung kagwapuhan ni baby dolls. At isi-share ko sa inyo yung mga pictures po niya. Ayan, guys. Ito po yung birth story ko. Sana may mga na-inspire ako at may mga natulungan ako sa mga last vlogging ko about sa pregnancy tips. So, let me share you my baby Earth and Zion Avery Gallon pictures. Thank you so much. Pwede na akong kumain. Time check. 1:45 na. Ngayon, hindi ako makatulog kasi sobrang sakit ng tay. Nag-recover pa tayo at hindi pa natin nakikita personally. Yung clear si baby dolls, maka 24 hours daw. Nadalhin siya sa akin. So, yun. Ayan. This is my condition after 8 hours. Keep updated. Hello. Tanghali na. Kakain na yung bantay ko. Parang ubang bagay. Sinigang na baboy. Sana all. Sana all kakain na. Magugutom na ako. 24 hours na, hindi ko makain. Parehong intense po yung nagala. Po? Parehong intense po. Parehong pangkamay. Pati po yung nasa paan niya pangkamay po. Pati ka na. Na baby. Change outfit.
Zion Avery. Apa?